Naglunsad ng Operation Greyhound ang mga otoridad sa Manila City Jail kung saan sinuyod ang bawat sulok ng bilangguan para sa mga itinatagong kontrabando o mga ipinagbabawal na gamit. May ulat si Bernard Haudia. Hinalughog ng mga tauhan ng BJMP, PNP at BFP ang mga dormitoryo sa Manila City Jail ngayong umaga. Bawat sulok ay sinilip ng mga otoridad upang alamin kung may mga nakatagong mga kontrabando, kabilang ang mga improvised na armas at illegal na droga. Ilan sa mga nakuha nila ang mga paint roller, razor blades, sirang electric fan, screwdriver, ballpen, lapis at toothbrush na posibleng gamitin bilang improvised weapon. Nakuha rin ang ilang kagamitan sa pagsusugal, gaya ng mga playing card, domino at dice. Matapos ang inspeksyon, ay isa-isang kinapkapan ang mga persons deprived of liberty o PDL bago bumalik sa kanilang dorm. Ang natural inspeksyon ay bahagi ng Operation Greyhound na layong panatilihin ang kaligtasan sa piitan at pigilan ang pagpasok ng mga kontrabando. Ayon sa BJMP, makalipas ang 2 taon nang tumama ang COVID-19 sa bansa, ay ito na ang pinakamalawak ng Operation Greyhound na kanilang ikinasa. Ang mga PDL na mauhuling nagpapasok ng mga kontrabando sa kulungan ay iimbestigahan at sasailalim sa disciplinary action. Ang mga disciplinary action po na pwedeng makuha po ng PDL ay pwede pong suspension po ng kanyang dalaw, katulad po ng non-contact visitation po natin, ang paglilimit po sa kanya sa kanyang paglabas po sa kanyang brigada, pero hindi po ito lalagpas po ng 1 linggo po. Maari na makasuhan ang mga PDL na magpupuslit ng illegal na droga. Naghihigpit din ang Manila City Jail sa mga informal settler na posibleng magbato ng mga kontrabando sa kulungan sa pamamagitan ng koordinasyon sa mga barangay at Manila LGU. Mahigit po 10 beses na po yata sa taong ito yung na-interrupt po natin na pagbabato po nila ng kontrabando na naglalaman po minsan ng sigarilyo, cellphone, alak, na kung saan agad naman po nating binibigay sa Intelligence and Investigation Unit po natin. Hindi rin pinalampas ang mga bisita na magtatangkang magpuslit ng mga kontrabando sa mga kaanak nilang nakakulong. Samantala, tiniyak ng Manila City Jail na ligtas ang mga PDL mula sa COVID-19. Sa ngayon ay 0 COVID cases na ang kulungan at nakatanggap na ng booster shots at flu vaccine ang mga PDL. Bagamat ipinapatupad nila ang non-contact visitation, mahigpit pa rin ang pagpapatupad ng health protocol sa mga in-person na bisita gaya ng pagiging fully vaccinated ang mga dalaw, pagsusot ng face mask, pagdadala ng alcohol at social distancing. Bernard Hojan para sa Bayan.